Hello guys! Welcome to my channel, The Life's Garden. At ngayon naman, ay tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng Baguio beans. Madali lang din magtanim ng Baguio beans. Dahil legumes din ito, kagaya ng sitaw, ay meron itong nodules sa mga ugat niya. At nang dahil sa nodules, kusa itong kumukuha ng nitrogen na siya namang pagkain ng halamang ito. Kaya hindi na ito halos nangangailangan ng fertilizer pag naitanim mo na ito. At sa pagdidilig naman, ay every 3 days lang ang dilig nito. Mayaman ang Baguio beans sa vitamin C, dietary fiber, folate, at vitamin K. Mayaman din ito sa silicon na siya naman kailangan natin para sa malusog na buto, buhok, at balat. Tinatanim natin ang Baguio beans sa lugar na maaarawan siya ng at least na 6 na oras. Para sa ganun ay marami itong mamunga. Tinatanim din natin ito sa mga balag or mga net para makagapang ito. Dahil gumagapang ang Baguio beans, ay kailangan ito ng gagapangan. Kagaya nito, gumawa ako ng balag na gawa sa kakwate at sanga or siit ng kawayan. Sa loob lamang ng 70 to 80 days ay makakaharvest na tayo ng Baguio beans. Nagbubunga ito makalipas ng 15 days pagkatapos nito mamulaklak. At ngayon naman ay ipapakita ko na sa inyo kung paano itanim ang Baguio beans. Gumagamit ako ng mga seeds na nabibili ko lamang sa palengke. Ang isang sachet na to ay nagkakahalaga lamang ng 10 piso. At meron din itong 10 pirasong buto. Gumagamit pa rin ako ng pinaghalong garden soil at 1/3 or 1/4 na parts ng buhangin. Ito ang aking ginagamit para sa aking punlaan, para manatiling buhaghag ang aking tataniman. Plastic cups pa rin ang aking tinataniman. Ang kagandahan nito ay nagagamit mo ito ulit. Ito yung ginamit ko nung nagtanim ako ng patola. Mabilis lang sumibol ang Baguio beans. Sa loob lamang ng 7 to 10 days ay may makikita ka ng sibol nito. Inilulubog ko lang to ng 1 cm sa lupa para sa ganun ay mabilis itong sumibol. Pagkatapos ay tatabunan lang natin to at didiligan. Nilalagay ko to sa lugar kung saan ay maarawan ito ng at least na kalahating araw. At makalipas ang 7 to 10 days ay sisibol na to. Kagaya nito. Itinatransplant ko ito after ng 12 to 15 days. Para sa ganun ay meron na itong true leaf. Ang true leaf din, or yung totoo niyang dahon, ang basihan natin kung maaari na siyang i-transplant. Dahil mas matibay na ito, at siguradong malusog na ang mga ugat nito.
Sa hapon ako nagta-transplant ng mga halaman. Para hindi mabigla or mapuwersa sa araw ang mga tinatanim natin. Tinatanim ko to ngayon sa balag na ginawa ko. Ang kagandahan ng plastic cup ay pipindutin mo lang ang ilalim nito at buo mong makukuha ang halaman at ang lupa nito. Itinanim ko ito kasama ng aking mga sitaw. At okay lang ito. Basta meron silang distansyang 1 feet o isang ruler sa isa't isa. At makalipas ng 70 days, ay may makikita ka ng maliliit na bunga. Kagaya ng mga to. Salamat guys sa panonood. Sana ay marami kayong natutunan. At para sa mas marami pang mga video, i-check nyo ang aking channel. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Simulan nyo na din magtanim.